Makapuso kapag sinabing paksiw, eh talagang mapapangiwi ka sa sarap at sa asim. Pero sa Pampanga, ang kanilang version, nilalagyan ng asukal. Halina't matakam sa balitang hatid ng kapuso natin, si Mikael Daez. Nakatikim na ba kayo ng malademonyong luto? Abangan yan mamaya. Tara! Katulad ko, malamang ngayon nyo lang din narinig ang putahing ito, paksing demonyo. Ito pong paksing demonyo or paksiw ng demonyo, ito po ay isang traditional na Kapampangan recipe na may main ingredient na vinegar with vegetable. Ang karaniwang sangkap ng putahing ito ay talong, kangkong, ampalaya, asukal, suka, sibuyas Tagalog, bawang, luya, asin at siling pansigang. Pinakukula ng mga gulay para maging maasim pero nilalagyan ito ng pangontra, ang asukal. Parang may tinatago, basta very suspicious siya eh. Okay, puro gulay. Actually, yung sarasa niya parang patis lang. Okay, Jim. Malakas kaya yung lasa niya, matapang, masarap, matamis. Lakas ng lasa! Wow! Papak! Sweet and sour yung sarasa niya. Maasim at matamis. Let's go, paksing demonyo. Lahat ng lasa lumalaban. Bigera sa bibig ko ngayon. Kung naghalo yung lasa ng luya dun sa parang sweet and sour na lasa, ang lakas, ang lalakas ng mga lasa. Although, definitely a food experience. Tinawag daw na paksing demonyo ang lutong ito nang dahil sa matandang kwento nito sa Pampanga. Noong araw daw, ang lutong ito ay hinahaluan ng isda. Pero isang araw na nag-uwi ang mangingisdang ama ng kanyang mga huli para iluto, ninakaw daw ito ng demonyo kaya nawala sa kanilang kusina. Kaya naman para hindi maunsyami ang ama ng tahanan, nanguha nila ng gulay ang asawa nito at saka ipinaksiw kung kaya ito tinawag na paksing demonyo. Ngayon na nasubukan ko na ang paksing demonyo. Mukhang nakapula pala ako. Bagay, no?